This chicken is so delicious. Crispy outside and tender and juicy inside. Yun yan. Sobrang very crispy. Sarap. Wow. Hello everyone! Welcome to Atinor's Kitchen. Today I'm gonna share with you the recipe of crispy whole fried chicken. Okay, meron akong chicken. Medyo maliit lang to. Nasa more than half a kilo. 600 grams. About 600 grams. 4 cloves of garlic. Salt. Garlic powder and ground black pepper, 4 tablespoons of cornstarch, 4 tablespoons flour, 1/2 teaspoon of curry powder, and 1 teaspoon baking powder. Makatulong yung para mag-crispy lalo yung aking chicken. Okay, tanggalin ko muna yung mga hindi kagandahang balat, lalo dito sa may bandang baba. Then, kakat ko yung likod para mag-flat siya, para mas madaling maluto. Pero pwede nyo siyang pirasuhin, pwede nyo siyang i-cut into pieces. Cut lang yung gitna na yan para ma-flat yung chicken. Okay, imamarinate ko na yung aking chicken. Grate lang yung 4 pieces of garlic. Maraming garlic ang gagamitin ko kasi ito yung magpapasarap ng aking chicken dahil hindi ako maglalagay ng MSG. Ground black pepper. And salt. Okay, massage lang yung ating garlic, yung ating marinade. Then, cover lang to ng cling wrap and lagay sa ref. Marinate for 1 to 2 hours. Okay, ready na yung aking chicken. Meron ako ditong maraming mantika. So, kailangan natin ng maraming mantika for deep frying. Okay, imimix ko itong aking flour, cornstarch, curry powder, and baking powder. Then, tiplahan ko lang ng asin and garlic powder. Tsaka ground black pepper. Okay, dagdagan ko lang ng ground black pepper ang aking chicken. Okay, iko-coat ko lang ng cornstarch at flour yung aking chicken para mas madaling kumapit yung butter na gagawin ko mamaya. Okay, cover lang lahat ng part. Ito naman ang aking gagawin butter, yung natitirang cornstarch sa flour. Okay. Add ko lang ng malamig na tubig. Nilagyan ko ng ice yung water para malamig siya. Makaka-add ng pagka-crispy. Okay, wag masyadong malabnaw. May haluin lang mabuti kasi nag-stack sa ilalim yung cornstarch. Okay, just enough to cover my chicken. Hindi natin kailangan gumawa ng maraming butter kasi masasayang lang yung cornstarch at saka yung flour na gagawin natin. So, okay lang to. Enough lang yung aking takal ng starch at saka cornstarch at saka flour.
Okay? Then, mag-add uli ako ng garlic. Mag-fry ako ng garlic para mas lumasa yung aking cooking oil. Pa-fry ko lang to hanggang mag-golden brown. Huwag niyong masyadong, huwag niyong susunugin kasi papait yung, ano, yung oil. So, hanguin ko to mamaya. Bali, kakainin ko rin siya. Pag kumain ako ng fried chicken, kakainin ko rin tong garlic. Okay? Now, ipa-fry na natin yung chicken. Okay? Binubuhusan ko lang siya ng mantika kasi hindi siya talaga deep fry. Para yung corn starch at corn flour and flour sa ibabaw ay hindi siya bumaba. Okay? Fry lang ng 6 minutes size. Bali, ang ginamit kong apoy ay nasa pagitan ng medium and high heat. Okay, hanguin ko siya kasi ipa-fry ko ulit siya mamaya. Bali, double fry ang gagawin ko dito. Scoop out lang yung mga brown bits. Okay, na-rest ko ng 10 minutes and ngayon ipa-fry ko ulit para sa second fry ko. Hindi pa siya fully cooked. So, pa-fry ko ulit siya ng mga 12 minutes. 6 minutes each side. So, 24 minutes total cooking time. Okay, babalik na rin ko ulit siya. So, another 6 minutes para sa side na to. Okay, done. Bali, kayaan ko lang mag-rest ang aking chicken ng 10 minutes bago ko siya i-cut. Huwag niyong tatakpan kasi magsasobyo yung balat niya. Kayaan niyo siyang mahanginan at medyo lumamig yung balat para mas lulutong pa siya. Okay, ikakat ko na yung aking chicken into pieces. Very crispy. Wow, very juicy. Very juicy. Yummy, yum. Sobrang very crispy. Sarap. Wow. Okay, ito na ang aking crispy whole fried chicken. If you like my video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ate Nor's Kitchen, and click the notification bell for my latest updates. Thank you for watching.